kapayapaan, Diyos ng lahat, o papuri sa pantaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Busi ay nasa Kaldeya sa baybayin ng Ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasan ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ko isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito pataas, ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaniningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan.
kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasing buti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpapalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos. Lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati." Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at hihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay merong dalawang bahagi. Sa unang bahagi, narinig natin kung papaanong sinasabi ng ating Panginoon ang kanyang kahihinatnan na siya ay pahihirapan at papatayin, ngunit mabubuhay sa ikatlong araw. Sa ikalawang bahagi, narinig natin yung patungkol
sa pagbabayad ng buwis sa templo. At merong dalawang reaksyon ang nakita natin dito. Yung reaksyon ng mga alagad nung sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay, at yung reaksyon ni Pedro at ng ating Panginoon noong sila ay sinisingil ng buwis. Mga kapatid, tinanong ni Jesus si Pedro tungkol sa pagbabayad ng buwis dahil yung konteksto noon ay siyempre nung panahon nila. Dahil nasa ilalim ng imperyo ng Roma, ang Israel ng mga panahon na yon, ang Roma ay naniningil ng buwis hindi sa mga Romano kundi sa mga hindi Romano, sa mga Hudyo at sa mga iba pang non-Roman. Ngayon, ang ating Panginoon, alam nating lahat at alam niya na siya ay anak ng Diyos. At noong mga panahon na yon, yung mga lalaki na 20 years old pataas ay kailangang magbayad ng buwis sa templo. At kung anak ng Diyos ang ating Panginoon, syempre, hindi na siya magbabayad ng buwis dahil ama niya ang may-ari ng templo. Pero ano yung naging reaksyon ng ating Panginoon? Ang ginawa niya, nagbayad pa rin siya ng buwis. Ibig sabihin, nagpapailalim pa rin sa kapangyarihan ng pamahalaan, ng pamamahala ng tao ang ating Panginoon. Mga kapatid, laging merong kaugnayan ang ating relasyon sa Diyos at relasyon sa ating kapwa. Tayo ay nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Pero ang paanyaya din sa atin, tayo ay magpailalim sa kapangyarihan ng tao na pinamamahala tayo. Mga kapatid, sa unang bahagi ng Ebanghelyo, narinig natin kung paanong sinabi, lubhang nagdalamhati. Lubhang nagdalamhati yung mga alagad ng ating Panginoon. Bakit? Dahil nalaman na naman nila. Sinabi na naman ng ating Panginoon na siya ay papatayin. Siya ay maghihirap. Nagdalamhati yung mga alagad, hindi lang dahil nalulungkot sila na mamamatay ang kanilang sinusundan, pero nagdadalamhati din sila dahil hindi na matutuloy ang kanilang pinapangarap. Noong mga panahon na yon, ang nasa isip nilang Mesiyas ay ang magliligtas sa kanila mula sa pananakop ng Imperyong Romano. At nakikita na nila yung future. Iniisip nila, maghahari si Jesus at kasama sila doon. Kaya lang kung mamamatay si Jesus, hindi matutuloy yun. Doon sila nalulungkot din. Hindi matutuloy yung pinapangarap nila. Hindi matutuloy yung pinaplano nila. At siguro, nakaka-relate tayo sa reaksyon na ito nung mga alagad. Pag meron tayong gusto na alam nating hindi na natin makukuha, pag meron tayong plano na alam nating hindi na matutuloy, nakakalungkot naman talaga. Nakakadalamhati naman talaga. Pero lagi nating tandaan na sa bawat plano at pangarap na hindi natutuloy, merong mas malaking plano at pangarap ang Diyos na siguradong matutuloy. Kaya nga lang, minsan, hindi pa natin nakikita yung purpose ng Diyos. Minsan, hindi pa natin nakikita ang plano ng Diyos. Katulad nung karanasan ng mga alagad, hindi nila alam na iba ang paghaharing itatatag ng ating Panginoon. At hindi nila alam na muli namang mabubuhay ang ating Panginoon, kaya nalulungkot sila. Pero nung natupad na ang lahat ng bagay at naintindihan nila, napalitan ang kanilang pagdalamhati ng kasiyahan, napalitan ng kaligayahan. Kaya binibigyan din tayo ng pag-asa ng pagbasa na to, na sa bawat
hindi natutuloy na plano, merong mas malaking plano ang Diyos. Sa bawat hindi natutuloy na pangarap natin, merong mas malaking plano ang Diyos para sa atin. Minsan, kailangan lang nating maghintay. Minsan, kailangan lang nating magpasensya. Pero sa paghihintay at pagpapasensya na yon, kailangang manatili ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagpailalim din sa pamamahala ng ibang tao. Kahit alam niya na siya ang anak ng Diyos at hindi na niya kailangang magbayad ng buwis, anong sabi niya? Para wala silang masabi, sige Pedro, kumuha ka ng isda at may makukuha kang pera doon, yun yung ibayad mo sa kanila. Mga kapatid, kung tayo, ang isang Kristiyano ay sumusunod sa Diyos, pero ang isang mabuting Kristiyano ay mabuti ding mamamayan. At ang paalala sa atin, hindi lang Diyos ang dapat nating sundin, pero pati yung mga tao na pinapailalim tayo sa kanilang pamamahala. Dahil ang pamamahala ng isang tao, leader man niya ng pamahalaan o leader ng simbahan o leader ng ating katrabaho, sa ating trabaho, lahat yan, ang pamamahala nila ay biyaya din ng Diyos. At laging may grasya sa pagsunod. Laging may grasya sa pagsunod. At sino yung ating halimbawa ng pagsunod? Ang unang sumunod ng totoong totoo at ganap. At sino yung unang sumunod ng ganap? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay maghihirap at papatayin. Bakit? Dahil sumunod siya sa kalooban ng Ama. At nagbayad siya ng buwis. Bakit? Dahil sumunod siya sa kalooban ng mga namamahala ng templo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating alalahanin at lagi nating tandaan, may grasya sa pagsunod. May grasya sa pagsunod sa kapwa-tao natin, pero may grasya lalo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sa bawat pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kahit may mga pangarap at plano na hindi natutupad, lagi nating tandaan, sa pagsunod natin sa Diyos, plano niya lagi ang matutupad. Plano niya lagi ang masusunod. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng Iyong Anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng Iyong Anak. Ang simbahan saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng Iyong Anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng Iyong Anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng Iyong Anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit
at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumaon naway, magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat
ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
announcement, kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.